Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala nang tanang umiiral, tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkalob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik
at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos, ang ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong ito, si Kristo Hesus, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi sila ako nagsisinungaling. Ibig ko ang mga lalaki sa lahat ng dako, manalangin man, malinis ang kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan, tayo pong lahat. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Tugon. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang puon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman, ako ang nagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman, ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Tugon. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang, ang bayang hinirang, kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, iingatan mo, puon sila iyong kawan. Iligtas mo sila nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Tugon. Ang puon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, ikaw, Panginoon, ang sanggaan. Katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Capernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Na makita nila sa Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila sa Jesus. Na malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, wag na po kayong magpakapagod.
Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal, kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus na marinig ito at umarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan nagfe-feedback tayo. Muli, formal ko pong wini-welcome dito sa tahanan ng Mahal na Birhen ng Soledad ang mga Spartan. Yan po yung mga naka-put dyan sa likod, no? Yung mga deboto ng Señor de la Paciencia. Ang imahin ng poong Nazareno, ang tawag po nila ay Señor de la Paciencia. Tama, no? Yan. Ang mga Spartan, sila po yung mga deboto na katulong o katuwang ng mga ihos sa pagsasalya kapag ang andas ng Nazareno habang ito ay naglalakbay mula Luneta papunta ng Quiapo ay nababalahaw. O kaya pag sinabing nababalahaw, hindi makausad. So sila yung puwersa na magtutulong-tulong para maitulak po o maigalaw yung andas, no, na kinalalagyan ng Nazareno. Kaya medyo mga maton-maton yan, no? Mga malalaking, mga jimbap ang mga miyembro ng Spartan. No? Spartan ang tawag sa kanila. Pero ganun pa man, sa araw na ito, tayo po ay pinapaalalahanan na may bahagi tayo sa ating lipunan. At ang bahaging yan ay ang ipagdasal ang ating po mga leader, ang mga namumuno sa bayan natin, maging sa simbahan. No? Sino man ang mayroong katungkulan o may mga hinahawakang tao ay kailangan natin ipagdasal. So hindi lang tayo, hindi lang yung pansarili o personal na kahilingan natin ang dapat nating idinudulog sa Diyos, kundi maging ang para sa mga namumuno sa atin. Kasi tingnan nyo po, sa Ebanghelyo, ang sabi ng mga ilang Hudyo na lumapit kay Jesus, sabi po dito, taimtim silang nakiusap sa kanya. Sabi po niya, o sabi nila, karapat-dapat na pagbigyan ninyo siya sapagkat mahal niya ang ating bansa. Kahit hindi siya Hudyo, pero meron siyang malasakit. At nung ipinakilala niya ang kanyang sarili, sabi niya meron siyang, siya ay, no, under din ng ibang pinuno, pero siya ay merong kawal. At meron din siyang alipin na ngayon ay may sakit. At ito yung kanyang ipinakikiusap. Hindi para din sa kanya. So yung mga kakilala ni Jesus sa mga Hudyo, lumapit para sa Centurion na ito, isang Romano, isang kapitang Romano. At itong kapitang Romano naman na ito ay lumalapin, hindi naman para lang sa kanya, kundi para sa kanyang alipin. Na kung tutusin, wala naman siya dapat pakialam. Kasi ang isang alipin, parang isang bagay lang yan. Na kapag nasira, pwede mong itapon, pwede mong palitan. Pero dito nga ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang alipin. Sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, ito rin yung kanyang ipinapakiusap o ipinamamanhik. Sabi dito, ipinapakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan
panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat. At kabilang dyan ang mga hari at ang mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Kaya po, no, sa bahaging ito ng ating misa ay sinasama natin hindi lang yung ating mga hinaing. Hinaing tayo ng hinaing, no? Ano bang mga hinaing natin ngayon? Ang taas ng gasolina. Ang mga driver nagrereklamo kasi tumaas ang gasolina, hindi tumaas ang pamasahe. Kung tataas ang pamasahe, magrereklamo ang mga commuter. Ang mga mangingisda, anong reklamo ngayon? Wala silang huli. Kasi sinira na naman ang isang bahagi ng karagatan, ang ano ba yung maruha, yung isang bahagi, no? Kung nanonood kayo ng balita, sinira ang bahay ng mga isda. So sinong apektado? Mangingisda. Paano nakapasok sa teritoryo? May mga leader na nakausap. Rereklamo, mahal na ang bigas. Magkano ang bigas ngayon? Sasabihin natin, magdadasal tayo sa Diyos, Lord, nagugutom na kami, Lord. Parang ang kailangan pala natin ipagdasal, Lord, tulungan mo naman yung mga leader namin para makapag-desisyon naman sila ng tama, para yung kapakanan ng mga mas nakakarami na naghihirap, ang kanilang atupagin at hindi lang yung para sa sarili. Kasi puro tayo nakasentro sa kung ano yung gusto natin, kung ano yung kailangan natin. At kung makadiman tayo na para bang utang na loob ng Diyos na dapat tayong pakinggan. Pagdasal natin, no? Kasi hanggang ngayon naghihiring pa tungkol sa confidential fund. Habang ang mga maraming Pilipino ang naghihirap na naman sa kung papaano makakapag-uwi ng kanilang kita sa buong maghapon. Pero ang pinagtatalunan ng mga leader natin, confidential fund na ilang milyon. So kailangan natin silang ipagdasal para magkaroon ng kaliwanagan ang kanilang isip. Kasi may kasalukuyang nangyayari, may kasalukuyang sitwasyon, pero ang kanilang isipan ay para sa susunod na eleksyon. Para sa kung magkano ang kakailanganin pondo sa susunod na eleksyon. Pero kadalasan sa atin, kapag ganito na ang pinag-uusapan, kasi ito dapat yung laman ng panalangin natin, Father, huwag na tayo dyan, politika yan eh. Sinong dahilan ng paghihirap natin? Politika. Bakit? Kasi yung mga leader natin, hindi natin ipinagdarasal. Akala lang natin lagi binabatikos. Ang kailangan natin, ipinagdarasal. Walang mangyayari kung dasal ka ng dasal at reklamo ka ng reklamo, pero sa pagpili mo rin ng leader, hindi mo pinagdarasal. Kapag pumili ka ng leader, ituloy mo ang pagdarasal sa kanya. Hindi natatapos na, oh, naboto ko na siya, okay na ako. Hindi. Yung responsibilidad mo din na pananagutan natin, ipagdasal sila sa panahon ng kanilang panunungkulan. Minsan yung mga mukha ninyo kapag ganito na yung usapan, parang wala talaga. No? Kasi, Lord, patamain mo lang ako sa loto. Yun lang ang mahalaga sa atin. No? Lord, pagalingin mo lang ako. Yun lang ang mahalaga sa atin. Pero hindi natin nakikita yung pinakapunot dulo kung bakit tayo may mga ganitong problema. Pag nagkasakit ka, wala kang pampo-ospital. Na mayroon naman dapat pondo, mayroon naman dapat libreng pa-ospital kasi ilang milyon ang nasa confidential fund, pero parang wala kang pakialam doon. Kasi parang hindi ako kasali dyan. Pero sa paghihirap, kasali lahat. Pag umasenso, kasali lahat. Pag naghirap, hindi pala. Pag umasenso, sila lang. Pero pag naghirap, lahat. Hindi sila kasali kasi nga, mayroon ng confidential fund. Ganyan po kahalaga yung paalala na inilalapit natin sa poong Nazareno.
Buti na nga lang ang pangalan ng Nazareno nandito, Señor Pasensya. De la Pasensya, no? Bakit ba De la Pasensya na pili niya, no? Pero baka isa ito sa virtue na kailangan natin, no? Kasi talaga mahabang pasensya din ang binibigay ng Nazareno sa bawat isa sa atin. Sa mga mali at hindi natin itinatamang mga pamamaraan ng pamumuhay. Napakahaba ng pasensya ng Diyos. Pero kung tutusin naman, okay na sana eh. Tayo lang talaga yung hindi matuto-tuto. Amen? May pananampalatayang kasing tatag ng sa sinturyon. Lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman saanman bilang banyaga o waring hindi kasapit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay, sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong nakakaiba sa ating paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga kahilingan ng mga miyembro ng Spartan Señor de la Pasensya, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Tumayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya
at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin naming kami iadya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sabi.
sa aking mga pagkukulang. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng mayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang husbong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,